Samatin po ang biyaya, awa abag pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating paksa ay hinggil po dito sa Gawa 17:31. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan, ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga batay. Batay sa ating pong binasa, ay nagtakda siya ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. So ang lumalabas dito ay meron siyang isang araw na itinakda para hatulan iyong sanlibutan. Ano po? Pero ganun po ba talaga ang ibig sabihin dito sa 17:31? So, ito po ay ginagamit ng napakaraming mga mangaral sapagkat ang paniniwala ng marami ay babalik siya at yun nga, pagbalik niya, huhukuman lahat ng mga tao. Ano? Tatandaan po natin yung sinasabi niya doon sa Hebreo 9:27. Ayan. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ibig sabihin, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, ibig sabihin, kung ikaw ay namatay, kasunod mo kaagad yung paghuhukom. So, paano ito tatama ngayon dun sa sinasabi dun sa gawa na ating binasa kanina dun sa 17:31? Kung itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay paghuhukom. Ibig sabihin, once na ang tao ay namatay, kasunod na kaagad kung ano yung paghuhukom. Kung itong titingnan natin, magkakaroon ng contradiction yung 17:31 sa pananaw noong mga mangangaral. Pero sa kasulatan, hindi po. Walang contradiction. Ano? Kasi nga, mali yung nasa isip nila na yung mga masama ay bubuhayin para hukuman ni Kristo. Ano? Sala. Sapagkat ang bubuhayin lamang ay yung mga banal. Walang masama na bubuhayin. Ano po? O pansinin natin yung ginagamit pa nila, yung 1, 5, 5. Ito ay nakalagay sa 20:5. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at mga karinig ay mga bubuhay. Ito ho ba ay doon sa pagdating di umano na babalik siya? Hindi ho eh. Pansinin niyo mabuti ha. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karirinig ay mga bubuhay. Tingnan natin ho itong salitang at ngayon nga. Ayan. So ito, nung siya'y nangangaral, ito ho yung mga spiritually dead. Hindi ho yan doon sa parating. Ito ho mga taong ito,
na sinabihan niya ay mga spiritually dead. Ano? So sabi niya, kung ito ay mga spiritually dead, makakarinig daw ang wika, yung mga patay, ha, na marinig na mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Hmm. Kaya nga, yung kanilang aral o doktrina na sa pagbabalik ni Kristo, di umano, huhukman yung lahat ng tao. Eh, sabi dun sa 9:27 ng Hebreo, itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Hindi naman para buhayin na yung mga masama, para hukuman pa. Bakit? Anong dahilan? Kasi ho, wala naman ho talaga yung sinasabi nilang literal na impyerno na paglalagyan nung mga masasama. Ano? Lahat ng tao galing sa alabok, uuwi sa pagiging alabok. Hmm. At hindi naman o, yung alabok na yan ang bubuhayin. Tatandaan po natin. Sapagkat yung mga banal, may kanya ng katawan na inihanda. So, anong gagawin doon sa mga tinatawag nilang mga masama? Di ba mananatili lamang silang patay na bumalik sa pagiging alabok? So, napakaraming aral ng mga mangangaral na sala sa kasulatan. Eto ang maliwanag dito eh. Ulitin ko. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, on the spot, on that date, ang panahon na yon, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karirinig ay mga bubuhay. Ano? Hindi na siya uli mga ngaral na sinasabi nilang pagbabalik at mga ngaral pa. Hindi ho. Hmm. 26. Sapagkat kung paanong ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamalang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nanga sa libingan, spiritually dead, ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Hindi ibig sabihin na yung mga masasama ay bubuhayin at pagkatapos sa hatulan. Hindi ho. Wala na hong ganun. Sapagkat ibinigay na ng Diyos doon sa mga masasama yung kanilang hatol pagkamatay nila. Ano? Hmm. Kasi napakaliwanag doon sa 5:25 oh eh. Ayan o. Sabi niya, ngayon nga, nung nangangaral siya, na marinig na mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang mga karinig, mga bubuhay. Eh, noong mga panahon na yun, marami namang hindi nagsisampalataya rin. Hindi ibig sabihin na kung nakarinig doon sa tinig ng anak ng Diyos, eh, sumampalataya. Marami rin doon ho ang hindi sumampalataya. Hindi ho ba? So sana makita po natin iyong halaga ng binabanggit dito. Ang paghuhukom ay habang ikaw ay buhay. Ano? Hindi yung ikaw ay patay at pagkatapos bubuhayin at pagkatapos uhukuman. Ano ho yun? Hindi ho ba? Sala. Eto, halimbawa, katulad dito sa 1 Pedro 4:17.
Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Hinuhukuman dito yung bahay ng Diyos, oh. Hindi ho ba? So, kailan nagsisimula yung salitang paghukom? Hindi ho ba habang ikaw ay buhay, hinuhukuman ka? Hindi yung ikaw ay pagkatapos mong mamatay, and then bubuhayin ka, and then hukuman. Hindi ho ganon. Habang ikaw ay buhay, ha? Gaya na sinasabi ni Pedro, oh, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? 18. At kung ang matuwid, bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Hindi ba? Iyon daw matuwid, bahagya ng makaliligtas. Iyon daw masama. Kasi binibigyan niya ho tayo ng pagkakataon habang ikaw ay buhay. Kasi ang katuwiran ng marami, eh, total naman ang wika, may paghuhukom, parang taken for granted lang, na dapat habang ikaw ay buhay, mahukuman ka, maituwid ka. Kasi yung binabanggit na paghuhukom dyan, pagtutuwid. Ano? Hindi yan yung inaakala ng mga mangaral na pag ikaw hinukuman, parang hatol dito sa ating hatol ng isang hukuman. Na pagka ikaw, halimbawa nagkasala ka at tinatulang ka ang wika o napatunayan na ikaw ay mamamatay tao, o ay kukulong ka ng habang buhay. Ay mali ho. Hindi ganon. Yung paghukom na binabanggit ho dito habang ikaw ay buhay, may paghukom na mangyayari. Niyo ba? Oh. So maling-mali ho yung ipinaliliwanag ng marami. Bagay, hindi ho paliwanag yun, palabo. Hindi ho ganon. Ang tao habang buhay ay hinuhukuman. Ano? Kasi para maging matuwid ka. Yun ang ibig sabihin nun eh. Hindi ibig sabihin na paghuhukom, eh kung ikaw ay masama, o impyerno ka. Kung ikaw ay mabuti, langit ka. Eh yan ho, eh ano, aral ng mga reliyon na talaga ang layunin lamang ay sabihin na natin na dayain yung mga tao. At kalimitan dyan sa mga nangaral na ganyan na darating yung paghukom at ilalagay ka sa impyerno. Puro mga ano na ho yan. Ipinanakot na nila yung impyerno na yun na paglalagyan ng mga masasama. Ano? Kaya sinasabi niya ni Pedro, kung ang matuwid, bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Wala hong masama na bubuhayin para hukuman. Hindi na sila aabot doon. Kasi namatay sila. Namatay sila ng masama na hindi nakapagsisi. Kaya mapapansin nyo, lagi sinasabi niya, magsisi kayo. Habang buhay, pwede ka bang makapagsisi na kung ikaw ay namatay na? Hindi ba? Habang ikaw ay buhay, magsisi, magbago, manumbalik. Yan ang sinasabi niya. Hindi kung kailan ikaw ay namatay and then gigisingin ka ang wika and then huhukuman ka. Pagkatapos mong mamatay, base sa 9:27, itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan pagkatapos ay paghuhukom. At kung paano itinakda sa mga tawang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom.
Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang ang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Ninyo ba napansin o yan? Eh, akala ko kasi nung marami, sa ikalawang pagkakataon, pakikita siya. Ano? Eh, yung ba mga masama? Kaya nga sila naging masama eh. Bakit? Hindi sila sumampalataya. O yan, binibigyan dito ng diin, dito sa 28, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Eh, yun hubang mga masamang namatay. May pangako ho ba dito? Wala ho eh. Tsaka hindi ho ito yung Diyos na malupit. Eh, yung Diyos ho na kasi ng reliyon, napakalulupit eh. Pero nyo, pagdating ng paghuhukom, ihiwali ang wika yung mga kambing sa tupa. Ang ganun nila, i-dramatize ho eh. And then, ilalagay sa impyerno yung mga masasama at yung mga matuwid nasa langit. Sala ho. Wala hong ganun. Lahat ng tao tutungo sa alabok. Ano? Kasi galing sa alabok, tutungo sa alabok. And then, yung mga nangamatay, palibasay banal, yung mga banal na namatay, palibasay banal, meron ng kanyang katawan na sinasabi ng katawang panglangit. Ay, paano naman ho yung masama? Ano naman ho ang katawang inilalagay sa kanila? Wala. Bakit? Ay, umuwi lang naman sila sa pagiging alabok eh. Hindi ho ba? So, lahat lamang ng mga banal, naging matuwid, nagsisi, nanumbalik kay Kristo, nagbago. Yan yung may katawan na inihanda na para sa kanila. Sa mga masama, wala hong inihandang katawan. No? Kasi nga, yung sinasabi nila, pansumandali nating tanggapin. Nabubuhayin ang wika yung mga masasama. O anong klaseng katawan bubuhayin yung mga masasama? Tandaan natin, galing yan sa alabok. Anong katawan? Yung pa rin kanilang katawan? O di, pagiging alabok pa rin. Ano? So sa pagiging alabok, o anong sitwasyon nila? Kung sakali lang. O di mo mamatay rin. Di ba? Eh, simple lang ho yun. Hindi man sila pwedeng bigyan ng katawang panglangit. Bakit? Masama sila eh. Hindi sila nagbago. Namatay silang makasalanan. O di ba sinasabi nga na Pedro, at kung ang matuwid bahagya ng maligtas, ang masama, saan kaya? O yung sinasabi niya. Ulitin natin ho yun. Ayan, no? 18. At kung ang matuwid, bahagya ng makaliligtas. Eh, ang dami yung namumuhay dito sa laman. Paano sasabihin mo? Eh, samantalang yung mga matuwid, namumuhay na ng ayon sa kalooban niya. Eh, sabi niya dito, at kung ang matuwid, bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Kaya tama yung sinasabi ng kasulatan. Ano? Tayo ay galing sa alabok at uuwi sa pagiging alabok yung ating katawan. Eh, yun ang tama doon. Ngayon, yung sinasabi doon sa Juan 5:25, yan ho ay yung tinig ng anak ng Diyos na nung unang siglo ay mga spiritually dead na nabuhay nung makarinig ng tinig ni Kristo. Wala na ho yung sinasabi nilang babalik si Kristo. Wala ho yan. Nag-aantay kay Kristo.
Ibig sabihin lang, wala talaga si Kristo sa inyo. Kaya kayo nag-aantay dahil wala si Kristo sa inyo. So muli po, maraming salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa.